Hi everyone! Welcome back again to my channel. So, kanina ko pa gustong lumabas, pero sobrang init ngayong araw. Over 90 degrees Fahrenheit. So, summer na summer sa Pinas yung weather. For today's video, I will be sharing with you my experience or my POE experience or port of entry. I-share ko din yung experience ko during my flight. So, yun nga. So, I'm wearing this shirt. Actually, ginawa ko siya kahapon. Ginawan ko din yung asawa ko. So, ayan. So, mahaba siya. Para siyang dress. Ah, diba? Para siyang dress, pero t-shirt lang siya na mahaba. Okay, so start na natin yung mga requirements na kailangan dalhin during your flight. So first na explain ko is yung mga requirements na kailangan during check-in sa airport or sa airlines. So first, of course, you need your passport. Andun na rin sa passport yung copy ng visa mo. And then next is CFO certificate. Mahalaga yan. Hindi ka pwedeng lumabas or mag-fly outside Philippines nang wala kang CFO, lalo kapag immigrant. So, next is RT-PCR. During my flight, kailangan siya. Pero ngayon, since effective June 12, hindi na required ang RT-PCR as long as you are fully vaccinated. So, di ba, naka-save kayo ng 5K or 3K, 5K. Depende sa fast transaction. During kasi nung flight ko, ang in-avail ko is yung fast transaction, which is 5K. So, lumipad ang 5K. Lumipad din yung 5K. So, next is, syempre, vaccination card. Kailangan yan. Che-check yan sa airport. Next is airline ticket. During my flight, ang print out ko is yung check-in info. So, 11 PM ang flight ko. 9 AM pa lang, naka-check-in ako kasi sabi ko sa asawa ko, gusto ko na tabi ng window. Next is, you have to pay travel tax, which is 1,622 pesos. 1,620 pesos. So, pwedeng pag nasa airport ka na, diretso ka na dun sa travel tax. O kaya naman, during check-in, iti-check naman ng crew yung mga requirements mo. At kapag wala pang travel tax, papupuntahin ka saglit yun. Then, babalik ka lang. So, saglit lang yun. Next is CDC attestation. So, you can print it in advance para meron ka ng idea kung ano yung mga question doon. O kaya naman is sa airport na lang. Kasi madali lang naman yun. Yes or no lang naman yun. Cleo! Nakita na naman ng ibang aso yung aso namin. So, yes or no lang yun. Kaya super dali lang. No? So, ilalagay ko na lang sa description below yung info, yung link kung saan kayo makapag-download. So, pag check-in mo sa airport, pagtapos ng check-in, punta ka naman sa immigration. Tapos, sa immigration, kinuha lang yung passport ko. Tapos, yung tinanong sa akin, pangalan ko, pangalan ng petitioner ko. And then, paano kami nag-meet. So, yun lang. Tapos, kinuha niya yung CFO certificate. At saka, yun lang yung kinuha niya. Tapos, after noon, punta na agad dun sa boarding area. Next is, so, etong next 4 requirements, eto naman yung mga kailangan mo dito na sa US. So, hindi na to iche-check ng sa airport. So, first, yung vaccination record from SLEC plus CD. So, huwag niyong kakalimutan yan or else, mag-medical kayo ng panibago dito before filing. So, kailangan dalayon nyo yan kasi isasubmit yan during AOS or Adjustment of Status Application. Next, of course, your yellow packet from embassy kasi iche-check yan sa port of entry. Next is birth certificate. So, ito lang ang legal document na may nadala ko dito sa US, birth certificate, kasi ito hindi nag-expire. And then, kapag magpapa-change o pag magre-report of marriage ako, magsasend ako for report of marriage sa Philippine Consulate dito sa US, kailangan ko ng birth certificate ko. So, may dala akong extra. Sa NMR, hindi na ako nagdala. NBI, hindi na rin ako nagdala. NBI clearance, I mean. So, next, yung other documents na kailangan mga na possible mong magamit dito, it's up to you na lang, kagaya nga ng NMR. Pero ang NMR kasi nag-expire yan.
pwedeng magdala ka ng diploma mo or kung ano yung mga baptismal record if you think na magagamit mo siya in the future, pwede mo namang dalhin. So, it's up to you. So, meron akong dala nun, 2 luggages and 1 is small, yung hand carry. So, ayan, nasa picture, ayan, ang dala kong mga luggages nun. Puro damit lang yan, tapos face mask, ang dami kong dalang face mask. Hanggang ngayon, hindi ko pa nauubos. Also, pads. Nagdala ako ng maraming Charmy. Kasi, walang Charmy dito. So, nagdala ako ng maraming Charmy. Good for 1 year, oh, diba? Also, dapat at least 4 hours nasa airport ka na para maiwasan yung sobrang haba ng pila. If ever man na hindi mo maiwasan, at least, hindi ka mag-worry na maiwanan ng plane. Maiwan ka ng flight. So, next is, ito hindi na itong mga requirement, mga reminders lang to. Next is, mag-load ka at least $300 ng WhatsApp. I mean, sa WhatsApp, sa yung account. Kung meron kang WhatsApp or Facebook, it's up to you. Just in case na hindi ka makakonect sa Wi-Fi sa airport. Pero merong Wi-Fi. Ewan ko bakit hindi ako nakakonect. Yung mga kaibigan ko naman na nakakonect. Wait nga lang, papapasukin ko lang tong aso. Okay, so, hindi ako nakakonect noon. Buti na lang, nag-load ako ng $300 sa WhatsApp. So, na-message ko yung husband ko. Kasi ang bilis lang yung support up entry ko. Super bilis lang. Mamaya ikuwento ko. So, yung flight ko noon is 12 a.m. ng December 16. 12 a.m. midnight. Yun yung flight ko from Manila to Korea. So, 7 pa lang nasa airport na ako. O, diba? Ako yung unang-una sa pila. So, first, yun nga. Ang flight ko is Manila to Korea. 5 hours. Tapos, 4 hours na layover. Sobrang ganda ng airport sa Korea. So, para siyang mall. Basta ang ganda. Pero alam ko may mas magaganda pang airport sa iba't ibang bansa. Pero compare sa Pinas, sorry. So, maganda yung airport sa Korea. So, next kong flight is Korea to Atlanta, Georgia. Atlanta, Georgia, which is 12 hours. So, first flight ko yon, first ride ko sa airplane, first flight ko out of the country. Kaya, super, super happy and super proud ako sa sarili ko kasi I survived. So, bakit ako sa Atlanta nag-land kung dito ako nakatira sa North Carolina? So, sabi ko sa asawa ko, ayoko yung hassle na check-in pa sa, bawa pagdating ko sa, yung mga flight kasi wala kasing direct na, halimbawa, let's say from Korea to NC, walang direct flight na ganun. Ang mga flight is, halimbawa, from Korea to Texas to or to New York or Manila to New York or Manila to Japan, New York, tapos NC, ganun. Ayoko nung ganun, ayoko nung masyadong hassle. Yung flight ko from Manila to Korea to Atlanta. Sa Atlanta ko na mismo pinick up yung mga luggages ko. So, doon ako sinundo ng asawa ko and then nag-stay kami sa Georgia ng 3 days and 2 nights. Tapos, yung pang third day, doon kami nag-travel from Atlanta to Georgia. So, Atlanta to Georgia. Georgia to North Carolina. So, road trip na lang siya. So, mga 6 to 7 hours na driving. So, yung pagdating ko sa airport sa Atlanta, ito yung mga question na tinanong sa akin ng CBP officer or yung sa Custom and Border Protection. So, syempre nakapila yan, no? Pag-land mo sa airport. So, nakapila-pila kayo yan. So, kinuha yung passport ko and then tinanong yung name ko. And then, name ng petitioner or sponsor, yung address niya, kung anong reason ng pagpunta ko sa US, and then sabi ko, to marry my fiancé, tapos super smile niya, super cool, super bait nung CBP officer na yon. Next is, tinanong niya kung paano kami nag-meet, so I told him na nag-meet kami online, tapos binisita niya ako sa Pinas twice. So yon. Tapos, tinanong din niya kung saan ako galing,
kung galing, kung na-expose ba ako sa mga wild animals. Sabi ko na nakatira ako sa province pero walang mga wild animals. Tapos tinanong din niya kung may dala akong pagkain, which is wala akong dalang pagkain nun. So after nung interview sa CBP officer, sabi niya, enjoy your stay here in the US and good luck on your wedding. Yun yung sinabi niya. Tapos ginaid na ako ng isang lady doon, papunta doon sa isang area. Halimbawa, is actually isang maluwang na area lang siya. Tapos yung area na pinagpuntahan lang sa akin, sa kabilang side lang. So sa, pagdating ko doon, may kasabay kasi ako na K1 visa filer din sa flight. So dalawa kaming nakaupo doon sa waiting area. Una siyang tinawag, tapos pangalawa ko. Kinuha lang yung yellow packet, tapos tinanong yung pangalan ko, pangalan ng petitioner ko, at saka address niya. Yun lang yung tinanong sa akin, doon sa pangalawa. Tapos, after noon, binigay niya yung, may binigay siyang form about sa pag-file ng, like, anong gagawin after ng wedding. And also, meron siyang, kinuha niya pala yung passport ko, tapos may fill upan siya doon. I mean, nag-stamp siya doon, tapos meron siyang, basta may sinulat siya. So, yun. So, December, January, February, March, April, May, June. Pang sixth month ko na dito sa US. Oh my God, parang kailan lang super excited na ako sa flight ko. And super worried din. Kasi nakakatawa, during my flight, I mean, yung, kasi diba ang flight ko is midnight. So, Thursday midnight. Wednesday, wala pa akong CFO certificate. Kasi yung Wednesday na yon, yun pa lang yung aking telecounseling. Wednesday na after lunch, so 1 p.m. So, super worried ako, pati yung asawa ko. Sobrang worried siya nun. Kasi baka daw hindi ako makapag-fly. Kasi, yun nga. Tapos yung nag-worry ako kasi baka mag-positive ako, ganyan-ganyan. Sabi naman ng asawa ko, hindi siya nag-worry na mag-positive ako. Nag-worry siya baka daw hindi ako maka-fly dahil sa CFO certificate. Pero yung sa CFO certificate ko naman, super smooth siya. After ng maybe mga 20 minutes after naming mag-usap, sinend niya na agad sa akin yung link. Tapos fill upan ko yon. And then, pagka-print, may nagbayad na ako. Tapos yun, after 10 minutes, sinend na sa akin yung certificate. Yung temporary certificate. So, more information about CFO certificate, i-share ko sa hiwalay na vlog. And, that's it. Thank you so much for watching. If you find this video helpful, please don't forget to like and subscribe to my channel. If you have any questions regarding your K1 visa application or K1 visa journey, don't hesitate to ask me a question. Just drop a comment below. And also, you can chat with me sa aking Facebook page, which is Just Happy Place. Ito yun. Just Happy Place. Search mo lang yan. And then, if you have any question, mag-usap tayo dun. So, that's it. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!